guys, it's me again, Ma and Z, and welcoming you with my warm hug today. Ang lakas maka-winter ng beanie ko, no? I like it. I like the color. Thank you po, Auntie Mercy. Kamusta naman kayo, guys? Sorry, guys, ha, kung if ever na parang may nagbago ba sa boses ko. Sakit kasi yung ngipin ko, ito. Actually, ganito, ito. Yan. Ayan yung masakit sa akin ngayon. Pero anyway, okay lang. Kaya naman. Hindi naman dito matatapos yung pang-encourage natin sa lahat, diba? So guys, today, maganda yung topic natin. Daming puno. Ang daming dahon. Fall na fall ang dating. Tapat na lang natin kung saan ako maglalakad. Para yan. Today guys, maganda yung topic natin. Bakit? Kasi, ang topic natin is don't include innocent people when mad. So, ano bang... Yan. So, hindi naman talaga may iwasan na pag may dinaramdam tayo or pag galit tayo, madaling mag-init yung ulo natin. Especially ako na may anger problems ako before. To be honest guys, magiging open ako sa inyo. No? Nagwawala talaga ako pagka galit ako or may pinagdadaanan ako. Kasi ganun eh, ganun yung personality ko eh. Pero, nabago din ni Lord sa akin yun. Simula nung nakaalam akong magbasa ng Bible, ng mga teachings doon, ni God, tsaka ni Jesus yun, na ano ko na rin, na-overcome ko na rin, karoon ako ng self-control. So, meron tayong mga tips para makatulong sa atin if ever na parang mag-flare up tayo sa galit natin, sa pagkagalit tayo, or parang sasabog tayo kapag may mga tao sa harap natin, because we don't wanna hurt them, no? Ang number one kasi dyan, guys, breathe and pray for self-control. Yun talaga, no? Kasi, ang gawin natin, try natin na, kung galit na galit tayo, try natin mag-go out, and then, mag-breathe, ganun, mag-breathe tayo, mag-pray, maghanap tayo ng place na solemn, where can we talk to the Lord, no? Yun ang importante, na quiet place. Kasi syempre, kapag galit ka na, crowd, dun ka pa sa crowded place, eh talagang, sabog ka. So, find a place na makausap natin si Lord sa galit natin na pinagdadaanan natin. And we pray for self-control, no? And then, second one, let the person know what you are going through. Kasi, unsa lahat, guys, hindi naman alam ng tao yung pinagdadaanan natin kung galit man tayo. So, maging open tayo sa kanila, sabihin natin yung pinagdadaanan natin. Dun sa someone na you trust with or you're comfortable to talk with yun. Share natin sa kanila. And then, mangingi din tayo ng good advice sa kanila. Ganun, mangingi tayo ng good advice sa kanila. And explain natin yung bakit natin napagdadaanan yung mga bagay na ganito. Tsaka ang importante din guys, sabihin natin, mag-sorry tayo in advance. For example, sabihin ko yung ano ko. Maganda rin na ipaalam natin na mag-sorry tayo na, uy, pasensya na kung sakaling may masabi man ako hindi maganda today or may actions ako na makasakit sa'yo kasi mainit yung ulo ko. Mga ganong bagay, guys. Kasi, hindi naman nila alam yung pinagdadaanan natin. And, maybe, yung someone na yun wants to encourage us. Kaya lang, matatakot na lang lapitan tayo. Kasi nga, nagagalit tayo. Diba? So, number 3. Sorry, guys. Parang pinulikat ako. Sakit. Downhill. Baka gumulong ako na parang burrito, no? Bilang sumakit yung paa ko. Ano ba yan? Nandahan na nga lang maglalakad. Okay nga yun. Take time. Magkwentuhan muna tayo. Number 3 natin guys. Pray for the right words. No? Kasi una sa lahat. Kailangan natin i-pray kay Lord na i-guard ni Lord yung mouth natin. Para hindi tayo makapagsabi ng masakit na salita sa kapwa. Kasi guys, ako no, na-experience. Marami na akong na-experience na nasabihan ako ng masakit na salita. And ako din na kapag sabi din ako ng masakit na salita nun sa kapwa ko. Kasi tao lang naman tayo, hindi may iwasan yan. Pero kaya nga tayo,
makakaalam para ano, para malaman natin yung mga dapat nating gawin, 'di ba? Tsaka makarealize tayo sa mga pagkakamali natin. Ay, sakit, napulikat ako. So, ayun guys, i-pray natin kay Lord yung ano, right words kasi ano eh, mahirap kasi kapag wala tayong control sa mga salita natin. Hindi natin alam, nakakayurak na pala tayo ng pagkatao ng isang tao. Para sa atin na, ay ako, pag galit ako, okay lang, mamaya wala na. True, pero hindi natin alam yung mga words natin dun sa tao. Ano na, deep na pala yun para sa kanila. Especially, di ba, sabi nga nila, ano, yung words natin is like a sword, no? So, mahirap masakit kapag tumama sa atin. Mahirap i-control yung mga salita. Kaya very important na i-pray natin kay Lord yun. And also, once na magsalita kasi tayo guys, dediretso yun sa puso natin. Alam mo, ano kasi, yung mga sinasabi natin sa mga salita natin, ayun kasi yung nararamdaman natin out of our heart, kaya tayo nakapagsalita. Kahit minsan, we don't mean it, no? Kaya, mahirap naman na nasasaktan na tayo, makasakit pa tayo ng iba sa salita natin, hindi double the pain na yun, di ba? So, ayun guys. And pang-apat guys, mag-sorry tayo, no? Mag-sorry tayo, say sorry sa kapwa natin. Lagi nating tandaan na yung tao na kausap ba natin or nasa paligid natin, hindi naman nila alam na may pinagdadaanan tayo, no? Tsaka, mag-sorry tayo in advance or after ba na nakapagsalita tayo. Kasi, ano eh, it hurt them or it might offended, we might offend them or we might hurt them through our actions na hindi natin namamalayan, you know? Minsan, nga, tayo nga na napapractice natin yung self-control eh, mas prone pa tayong, you know, magkaroon ng temptation. Kasi yung enemy, ganun talaga eh. Once na pinapractice mo maging mabuting tao, sisirain ka. Kaya, maging careful tayo dun guys, no? Tsaka, kung sakali man na, ano, na hindi talaga natin makontrol, no? Just give space, no? Kung nasa crowd tayo, or with family, or friends, or at work, or at school, anywhere, it's better na bigyan mo muna ng space yung sarili mo, no? While praying to the Lord na, kesa naman na nakikihalubilo tayo, pero naman, nakasimangot tayo, nagsusungit tayo. Syempre, yung tao, yung mga tao sa paligid natin, mahiya silang i-approach tayo. Hindi mahirap din na hindi sila magiging comfortable na kasama tayo. Diba? Kaya baka yung mga tao sa paligid natin gusto na maging comfortable sa atin, pero dahil nga nagsusungit tayo, wag na lang. Parang, ay, wag na lang kasi ganito, ganyan. So, may restriction. Kaya nga, katulad ng sabi ko, it's better na ipaalam mo sa kanila, maging open ka kung ano yung pinagdadaanan mo, and say sorry in advance, no? And then, kapag ready ka na, makapag-usap tayo sa kanila. Pag ready na tayo, makapag-usap tayo sa kanila. No? Talk to them na, pasensya na kayo, ah, kasi nung last time, ganito, ganyan ako. Yun, ganito. Hindi ko naman sinasadya. Sana, ano, mapatawad nyo ako. Tsaka guys, alisin natin yung pride natin kasi hindi maganda yun guys. Yung pride kasi, di ba nga yung nangyari kay Satan nun? Kaya nga siya na bababa dito kasi nga dahil sa pride niya. So, kaya tayo guys, yung pride natin, babaan naman natin. No? Practice din natin maging humble tayo sa kapwa natin. So, ayun lang guys. I hope naka-encourage po ako today. So, eto ako nagtatrabaho. Yan, dyan. Sa papuntang airport, sa airport. Enjoy ko yung paglalakad din kasi pagka ganito. Especially kapag may coffee. Kakailan wala na akong time dumaan ng 7-Eleven. Sa tungipin ko. So, ang verse for today po natin, scripture reading natin is from Proverbs 2 verse 6. So, ang sabi po dun, "For the Lord gives wisdom, from His mouth comes knowledge and understanding." Tulad nung, paano natin may apply yung ano natin, self-control natin or anger problems natin sa kapwa natin, guys, is si Lord, hingi natin yung wisdom na, Lord, ayoko pong makasakit ng kapwa ko. May pinagdadaanan po ako ngayon, galit na galit ako, or meron po akong sakit, may samay pakiramdam ng katawan ko.
maikli po yung pasensya ko, Lord. Pero Lord, bigyan niyo ako ng mahabang pasensya and karunungan paano ko i-handle yung sitwasyon na hindi ko, na out of my control. Yun. Kayo na pong bahalang mag-work sa buhay ko. Ganun yung mga iano natin kay Lord, 'di ba? And you know God is good. Naiintindihan niyo yung pinagdadaanan natin. So sige na guys, bye-bye. Papasok na ako maya-maya, mag-clock in na rin kami. Ingat kayo lagi and sana nakatulong ng para sa inyo itong uplifting message, no? And anyone na makakapanood ng video na to, kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung gusto nyo pong pa maka, makapanood ng mga messages ko. And also, God bless lagi. Ingat lang. Bye-bye. Guys, di ba na-mention ko sa inyo masakit yung ngipin ko. So, sinasabi ko sa kanila. Tinan mo si Mother Earth. Hi, ay! Nakapangit. Ito daw yung ano niya. Mask niya kasi masakit daw yung ngipin ko para motif daw namin. Pinagluto niya ako ng oatmeal. O, di ba, bongga. Salamat niya. Ayun. At ito yung mga friends ko. Actually, hindi pa kami kompleto eh. Wala si Ate Lorna. Lahat kami nakamask eh. Si Ate Aileen, si Ate Rose, si Marlon, si Trixel. Wala si Ate Lorna eh. Hello. Sige na guys, siningit ko lang. Bye!